ang ulat panahon ng tunay na weather forecaster, Nathaniel Mangtani Cruz. Mga kapuso, matapos po yung pagputok ng Taal Volcano, umabot sa 10 hanggang 15 kilometrong taas yung usok nito at yan ay ayon sa PMOGS. Mga kapuso, nakarating po sa mga kalapit na lugar, maging sa Metro Manila, ang abon nito. Pero kung titingnan natin yung wind map, ito yung hangin sa ibaba. Galing po yan sa northeast, papunta dito sa southwest. Kaya yung paligid ng Taal Volcano, naramdaman yung usok o naranasan. Umabot po yan sa buong Batangas dito sa may Cavite, maging sa Laguna. At kung titingnan naman natin yung pagtaas po yung upper air wind, at yan po yung sa itaas sa mga 3 hanggang 5 kilometro, imbis na galing dito sa itaas, pababa, yan po galing dito sa may Mindoro, mataas. Kaya umabot yung usok, hindi lang dito sa mga karapit lugar, kundi sa Metro Manila, maging sa ilang bahagi ng Central Luzon. So, yung taas ng usok na yon, sinabayan ng ihip ng hangin mula sa south, kaya po umabot sa Central Luzon. Pero kung titan niyo mga kapuso, sa mga susunod na araw, magbabago yung ihip ng hangin. Kaya posible kung magpapatuloy yung pagbuga ng mataas na usok ng Taal Volcano, baka po hindi na pumunta sa Central Luzon. Sa ngayon, kung nakikita natin forecast, dahil magbabago yung ihip ng hangin. At nagkakaroon din ng mga pag-ulan na sinabayan naman ng pagkidlat. Yan pong pagputok ng Bulkang Taal, at ito ay dahil dun sa mga ash particles na ibinubuga nung bulkan. Nagkakaroon ng charge yan, kaya nagkakaroon ng mga pagkidlat. Kaya mga kapuso, hindi lamang po thunderstorm yung nagkakaroon ng kidlat, kundi maging yung usok na ibinubuga ng bulkan. At sa mga taga-Tagaytay naman, ang mga kalapit lugar, hanggat maaari po iwasan nyo yung paglabas ng bahay dahil mausok mga kapuso, hazy po yung kondisyon diyan sa may Tagaytay at syempre sa iba pang lugar malapit sa Taal Volcano, at may posibilidad ng mga pag-ulan diyan sa nasabing lugar. Sinabayan naman niya mga kapuso yung pagbabantay naman natin ng isang low pressure area na nasa layong 735 kilometers diyan sa may east-southeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. Pero sa ngayon, mababa po yung tsansa na maging bagyo ito, pero apektado nito yung trough nito, yung Eastern Visayas at yung Caraga. Kaya dapat po maging IM ready sa pag-ulan, ha? Yung mga nabanggit na lugar ngayong araw. Pero hindi po yan inaasahan na magiging isang ganap na bagyo at pupunta pa sa ilang bahagi ng ating bansa. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.